Nico Falses, arrestado. Dating business partner at managing director ni Chris Aquino na si Nicardio Nico Falses ay inaresto noong Webes sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Inaresto siya pagkatapos niyang ipresenta ang kanyang pasaporte sa immigration arrival counter pagdating niya galing Thailand kasama ang kanyang pamilya. Si Nico Falses ay may 2 warrant of arrest na inisyu ng Taguig Regional Trial Court Branch 117 and 70 for estafa through misappropriation or conversion and violation ng Republic Act 8484, the Access Devices Regulation Law. Matatandaan na noong October 2018, si Chris Aquino ay nag-file ng 44 counts of qualified theft at violation ng Republic Act 8484 sa iba't ibang korte ng Metro Manila dahil sa pagnakaw ng humigit kumulang 1.27 million gamit ang credit card ng Christina C. Aquino Productions. Sinabi ni Chris Aquino na ginamit nito ang credit card sa halagang 63,000 sa iba't ibang establishments sa Taguig noong 2018. Na ang credit card na ito kung saan ipinagkatiwala ni Chris Aquino kay Nico Falses. Dahil siya ang managing director ng Aquino's firm at Christina C. Aquino Productions, ngunit ang lahat ng aligasyon ni Chris Aquino ay itinanggi ni Nico Falses. Dahil ang credit card daw na inisyo sa kanya ay hindi niya pwedeng gamitin without Chris Aquino's approval. At sabi rin ni Nico na lahat ng expenses sa credit card na iyon ay may kinalaman sa Christina Productions meetings at clients. Pero pagdating sa Taguig Prosecutor's Office, sinasabing may sapat na ebidensya na ginamit nga ni Nico Falses ang corporate credit card sa kanyang personal na interes. Ngunit sa ilang mga kadahilanan, ang ilang kaso ay na-dismiss. Matatandaan rin na may mga banta sa kanya si Chris Aquino pagkatapos niyang pumunta ng Bangkok para mag-aral, ngunit hindi na siya bumalik dahil sa takot at mga banta sa kanya ni Chris. Ngunit sa pagbalik ni Nico sa Pilipinas galing Thailand, sa kagustuhan na makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko ay inaresto siya mismo sa airport. Ngunit kinabukasan ay nakalabas din siya dahil nag-bail siya ng 60,000 for the access device case at 6,000 for estafa. At ang bagong hearing nila ay gagawin next year, January 22. May pinost pa si Chris Aquino sa Instagram related sa hidwaan nila ni Nico Falses. Learn from yesterday, like today, but above all, make sure to love tomorrow. To permanently leave this chapter behind and embrace all that lies ahead for me, comments for this post shall be turned off. You are free to discuss the statement from Divina Law, just not on my feed. Samantalang lumipad ang pamilya ni Chris papuntang North America para mag-celebrate ng Pasko. Ito ang kanyang post sa Instagram. First time for us to try All Nippon Airways official for a flight to North America. They're getting a post because they didn't charge me for the 2 pieces of excess luggage we had. Yes, I know papunta pa lang kami, but super ginawin ako, so layering galore, and as you can see, I gave birth to 2 giants, so their clothes and shoes take up a lot of space. Ang lahat ng pictures and videos na ginamit sa vlog na ito ay kinikredit namin sa tunay na nagmamay-ari nito na si Chris Aquino. Ano po ang masasabi niyo sa videong ito? Comment lang po kayo sa baba. So paano, madam people? Hanggang dito na lang po, paki-like and share na lang po ang videong ito. At sa mga di pa nagsusubscribe, subscribe na for free. Paano gawin? Pindutin lamang ang subscribe red button at pagkatapos, huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para maging updated kayo sa mga panibagong videos namin related sa showbiz and political issues sa ating bansa. At dagdag ko lamang po, paki-like na rin po ang Facebook page namin, AJ Buena Vlogs. Thank you so much. To God be the glory.